Magandang gabi po. 10 pulis Maynila ang inireklamo ng pangingikil o extortion ng isang Filipino-Canadian. Inireklamo din ng isang pulis krame na nobyo pa mismo ng biktima. Sumbong ng biktima ay dinidiin siya ng mga pulis sa isang kaso ng pananaksak. Para iatras ang kaso, kailangan daw magbayad ng biktima ng 1,000,000 piso. Nakatutok si Ian Cruz. Dumulog kay Manila Mayor Alfredo Lim ang 55-anyos na Filipino-Canadian na si Belinda Placido. Reklamo niya, kinikilan umano siya ng 1,000,000 piso ng 10 pulis Maynila at ng nobyong pulis na nakatalaga sa Police Security Protection Group o PSPG ng kapokrame na si SPO3 San Inocidal. Alas 4 ng madaling araw noong September 12, nagtungo si SPO3 Inocidal kasama ang may 10 pulis Maynila sa kanyang bahay sa San Felipe Sanbales. Isinama raw siya pa Maynila dahil may kaso raw na isinampa laban sa kanya pero wala maipakitang warrant of arrest. Sinabi ko doon sa police, sir, wala naman po kayong warrant of arrest, bakit ako sasama? And then sabi po niya sa akin, sama ka para wala nang problema ito. So parang isang minuto lang po kasi wala na, basta sumama na lang po ako. Pagdating sa MPD Station 4, isang PO3 Mike Cornelius daw ang kumausap sa kanya. Itinuturo raw siya mastermind sa pananaksak sa anak na babae ng nobyong si SPO Trino Sidal noong September 11 sa Sampaloc, Maynila. At pinagbabayad daw siya ng 1,000,000 piso kung gusto maiatras ang reklamang frustrated murder. September 13 daw ng hapon, nadala ng kaanak ni Placido ang 1,000,000. Si PO Trino Cornelius pa raw ang tumanggap ng pera. Ang 100,000 ibinigay daw sa nobyo pero humirit pa raw ng karagdagang 10,000 piso para sa gulong ng sasakyan. Pera lang ang inano niya, ang habol niya sa akin. Doon lang ako na ano, dahil binigay ko. Hindi yung sasabihin mo sa akin ngayon ang ako ay yung hard loser, siya ang hard loser dahil hindi niya ako kayang iwanan. Ang MPD Station 4, may coordination form daw na ibinigay sa San Felipe Police at nakasulat na magsisilbi ng warrant. Pero sa target location, kapansin-pansin na walang Zambales sa tatlong nakasaad na lugar. Ang ginawang coordination, iniwan lang yung coordination form. Tapos nung sinabi daw ng taga San Felipe na sasamahan, sabi na wag na. Sa 10 pulis Maynila, tanging ang Station 4 Commander na si Superintendent Rolando Balasabas ang humarap kay Mayor Lim. Itinanggi nito na nakibahagi siya sa 1,000,000 pisong ibinigay ni Ginang Placido. Si Mike Cornelius, ikaw sinasabi na magkausap kayo ni Sunny ang negosasyon para maano sa pera. Siguro yung 75,000. Nako, wala po, wala diyan talaga. Yung pera na 'yan, sir. Walang umabot sa inyo. Walang umabot sa pera sa akin. Walang ano. Walang pera na ako tinanggap na galing sa kanila or binigay sa pulis sa akin. Pero nabalitaan niyo ba na nagkabayaran dun sa station, sir, ng 1 million daw? Hindi ko nga alam, nabigla nga ako eh. Ang isa sa suspect sa pananaksak sa anak ni SPO Trino Sidal, dinala sa City Hall. Sinabi niya kay Mayor Lim, hindi naman siya inutusan ni Ginang Placido na gumawa ng krimen. May iba raw nag-utos sa kanya. Wala kang kausap na babae. Wala po. Wala. Yung mga din, wala nag-utos sa iyo na babae. Wala po. Pa-actionan natin yan. You will know the result tomorrow. Dahil pinapakuha ko na sa bahay eh. Dahil mga panggabi daw yun eh. Kailangan nila mag-report, sir? No, definitely. Pag hindi sila nag-report, bayo talagang may kasalanan sila. Bakit hindi sila sisipo? Tututukan daw ni MPD Director Chief Superintendent Alex Gutierrez ang reklamo ni Ginang Placido laban sa Sampaloc Cops. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.